Magandang morning mga kaibigan. Kumusta po kayo? Okay. So, ang vlog po natin ngayon ay patungkol po sa isang tip kung kayo ay dumagamit ng DSLR camera. Alam niyo po mga kapatid, nung pong ako ay nasa Tondo, nag-iikot. Ito po yung isa sa naging problema ng DSLR camera. Ito po ay ang camera kong XX30. No, Canon po siya. Kasi po, kung mapapansin ninyo, ito ho, naka-usli. Hindi na po siya nag-uupin. O, wala na po siyang, hindi na po siya nag-uupin. Kahit anong on natin. Hindi na po siya nag-uupin. Wala na po siyang power. So, na problema ho talaga ako, higit lalo na may event ng time na yun. Kaya nahirapan ako, na problema ko, ang laki ng problema ko. So, mabuti na lang kasi sabi nga nila, ila-live. So, nag-try tayong mag-live. Ang naging problema din lang, nung dumating na kami sa area, did spot, no? Talagang ang hirap. Ang hirap nun. So, nung mawalan ako ng camera o nang nasira yun, wala ho ako. Meron akong itinatagong camera na iniingat-ingatan. Ito po ang Canon 1000D. Alam nyo po kasi mga kapatid, ito pong Canon 1000D ay may sentimental value to. Ibinigay po sa akin to ng isang kaibigan para magamit sa pagbablog. Kaso lang, nung time na yan, dumating to sa akin, may sinanla yung ano nga, sinanla sa akin ng halagang 5,000. So, kinuha ko para at least sabi ko maganda kong dalawa ang camera. Ito lang kasi, hindi ko ma-master-master yung pagkuha ng magandang video kasi ito ho, minsan may videong blur. Makita nyo naman nung yung video natin doon sa Tondo, doon sa distribution, ano, medyo malabo talaga kahit ako. Sabi ko, ba't nagkaganon? Namumroblema ko. So, siguro marahil, dahil una, hindi ko siya gaanong inaaral at ginamit. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, gumawa ako ng tutorial kung paano magkaroon ng magandang video. Yung hindi nagbablog. So, number one pala, ang dapat, mainam ho kung hindi mo siya ilalagay sa autofocus. Ito po kasi yung ano eh, mayroon ditong autofocus, no? Mayroon manual focus. So, kapag inilagay mo siya sa autofocus, yun ang problema kasi minsan kapag makakuha ka ng close-up, malabo siya, matagal siyang magbalik. Alam naman natin sa pagbibidyo, pinakamataas na video na kasi yung footage natin, 1 to 30 minutes, ganyan. So, ang camera, ang tagal magbalik. Kaya mapansin nyo, ang labo ng camera. So, ngayon, subukan natin, i-try natin ng manual focus, no? Base sa turo. And then, kailangan dito, yung brightness mo, mababa lang siya para nakakapture siya ng camera. Ang camera magbibigay ng magandang adjustment. So, this time, mayroon akong video na ipapakita sa inyo na kinuha ko ngayon lang, no? Dito sa loob ng halaman na namin. Panoorin natin ang video and then please mag-comment kayo, no, kung ano ang makikita ninyo, kung pwede na siya. Sa totoo lang, mula ngayon, ito na kasi ang magiging kasama natin sa pagbablog. Maganda siya kasi, ano siya eh, 1,000 din, no? Talagang ano, ito po ay 30,000 ang halaga nito. Pero hindi ko po mabibili ito kung ako lang. Ito po ay bigay sa akin ng kaibigan ko. Isang close friend lang na talagang nakatulong tayo sa kanila. Tapos, pinasalamatan ako in a way na binigyan niya ako ng regalo. Sabi niya, sana makatulong sa iyo ito. So, iningatan ko talaga ito. Kaya, nung may nagsanla sa akin, yun lang muna yung ginamit ko. Kaso nasira na. No? So, this time, ito na ang makakasama natin. Kaya, inaaral ko ito. Panoorin nyo po yung video ha mga kaibigan at mag-comment po kayo kung ano po yung makikita ninyo sa video. Tapos yung video yung kinuha ko doon sa Tondo, no? So kung mayroon bang pagkakaiba. Okay? Let's watch this.
So ayun po mga kaibigan, no, nakita niyo po yung video nung kinukunan natin yung mga halaman, no, tapos yung bulaklak. So ano po napansin ninyo? Maganda po ba? Okay na po ba yung ganyang klaseng adjustment? Kung okay na po, i-comment nyo lang kung satisfied na po kayo, para at least hindi ko na po gagalawin pa yung adjustment ng aking camera. Hindi ko na po siya gagawin yung seating. Kumbaga, okay na po ba yung ganyan? Huwag po kayong mag-alala kasi patuloy ko pong aaralin pa itong camera nito upang mabigyan lamang po tayo, mabigyan ko lang po kayo ng magandang video at sana po ay patuloy nyo po akong tulungan tangkilikin ang ating mga video. Paki-follow naman po ng Taong Gala YouTube channel and at the same time Taong Gala page. Marami pong salamat sa inyong pagtulong at by the way, maraming salamat po dito. Kaibigan, alam mo kung sino ka. Makakasama na po natin ngayon, mga kaibigan, ang ating camera 1500D. Ito po. Isa lang po, isang bisis ko pa lang po itong ginamit doon po sa mission, kung ginawa po yung charity mission namin. Ito po ang ginamit ko. Okay, pero mula noon po, tinago ko lang, tapos ginamit lang ng mga anak ko, picture-picture lang ng konti. Pero this time, siya na po yung makakasama natin sa mga vlog. Sana po matuto tayo or mas ma-improve pa natin yung ating skill sa pamamagitan nito, no? Thank you. Thank you so much po.